Amen. I invite everyone po na tayo po'y tumayo. Yan. Good morning po, church. Buhay po ba ang ating Lord? Amen. Minsan pa po. Good morning, church. Good morning. Ayan po, bago po tayo magsimula, tayo po'y umikot. Kaya mayan po natin ang bawat isa, ang itian po natin ang bawat isa sa umaga pong ito. Maging sa mga kasama po namin sa live, good morning po. Muli, magandang umaga po sa bawat isa. And as we sing this song this morning, let us just focus our eyes on Jesus and express how much we love Him. Amen. Wag po nating tignan yung mga katabi natin. Let's fix our eyes on Jesus and how we worship Him this morning. Amen. Now I'm yours and you are
tayo ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoong Diyos. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoong Diyos, sa lahat ng kabutihan mo. Purihin ka, Panginoong Diyos, sa lahat ng kadakilaan mo. Purihin ka, Panginoong Diyos, sa lahat ng kabutihan mo. Hallelujah, 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 hallelujah. Itinataas namin, Panginoong Diyos, ang iyong dakilang pangalan. Ama namin na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus, at sa pagsama ng iyong banal na Santong Espiritu, kami, Panginoon, ay lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba, Panginoon, dumudulog sa iyong harapan. Panginoong Diyos, nakikita mo, Panginoon, ang aming mga puso. Lord, anuman, Panginoong Diyos, ang kalagayan ng puso ng bawat isa sa amin. Hiling namin, Panginoong Diyos, na pakalinisin mo kami. Linisin mo kami, Panginoon, ng iyong mga pangyarihang dugo. Upang, Panginoong Diyos, makalapit kami sa iyo. Maitaas namin, Panginoong Diyos, ang iyong dakilang pangalan. At ikaw, Panginoong Diyos, ay samahan kami sa umagang ito. Panginoon, ibaba mo, Panginoong Diyos, ang apoy ng iyong kapangyarihan. At buksan, Panginoong Diyos, ang aming mga puso at kaisipan. Buksan mo, Panginoon, ang aming natutulog na diwa, Panginoon, upang, Panginoong Diyos, umagang ito, matanggap namin, Panginoon, ang lahat ng pagpapala mo na inilaan mo bawat isa sa amin. Lord, ang mga salita mo, Panginoong Diyos, sa umagang ito, ang gamitin mo, Panginoon, na anak mo, Panginoon, na magbibigay ng salita mo sa umagang ito. Itinataas ko sa iyo, Panginoon, ang kanyang buhay. Nabigyan mo siya, Panginoon, ng kalakasan ng kanyang katawan. Ibigay mo sa kanya, Panginoong Diyos, ang malakas na pangangatawan at magandang kalusugan. Upang, Panginoon, Lord, ang mga salita mo, Panginoon, na mamutawi sa kanyang bibig, gamitin mo ito, Panginoong Diyos, para sa lahat, Panginoon, na nangangailangan ng kagalingan, nangangailangan ng kapayapaan, nangangailangan ng kaligtasan. Lord, ang iyong mga salita, Panginoon, sa umagang ito, itago mo, Panginoong Diyos, sa aming mga puso upang ito ay magamit namin, Panginoon, sa pang-araw-araw na aming pamumuhay at magamit namin, Panginoong Diyos, upang maitaboy, Panginoon, anuman ang plano, Panginoon, ng Diyablo sa aming mga buhay. Lord, banal na Santong Espiritu, kumilos ka sa aming kalagitnaan. Tapikin mo, Panginoon, ang mga puso, Panginoong Diyos, na natutulog. Tapikin mo, Panginoong Diyos, ang mga puso, Panginoon, na nangangailangan ng iyong kalinga. Hindi lalabas, Panginoon, ang bawat isa sa lugar na ito na hindi matanggap, Panginoong Diyos, ang mga biyaya mo na ililaan mo, Panginoon, sa umagang ito. Lord, maghari ka, Panginoong Diyos, sa aming kalagitnaan. Maghari ka, Panginoong Diyos, sa iyong mga salita. Pagharian mo, Panginoong Diyos, ang lahat, Panginoon, ng mga inihanda na, Panginoong Diyos, ng bawat isa na pagpupuri sa iyo. O, dakila ka, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, maraming salamat. Sa iyo ang pamuri, sa iyo ang masalamat at dakilang pagsamba. Sa pangalan mo lamang, Panginoong Hesus. Amen. Amen. Sino po ang pumasok sa lugar na to na may pagpupuri po sa ating mga puso? Amen. Ngayon po, sa oras pong ito, sino naman po ang handa na ibigay ang papuri sa ating Panginoon? Amen. Kaya po sa oras pong ito, let us lift up the name of Jesus through our praises. Amen.
Lord, my hope is in you, Lord, in you.
God. Let's continue worshiping our Lord. Alam niyo po ba, bago po natin ibigay ang ating best worship sa Panginoon, alam niyo po, ang worship is a byproduct of knowing who God is in our lives. So if we really or truly know who God is in our lives, we will give Him the best worship. We will give Him the best praise. Amen? If we truly know, if we truly experience His greatness in our lives, we will raise our hands and just give God the best worship that we could ever give. Amen? Forever He is
Praises. We lift you high, oh God. Yes, Lord. We lift you high, Jesus, in our lives. Lord. We lift you high in our hearts. For you are worthy, oh God. Yes, Lord. We're worthy of all these praises of your people. Yes, Lord. We just want to give you the highest praise, the highest thanksgiving. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving
I'll be a living sanctuary. For Lord, prepare me. Lord, prepare me to be a sanctuary. Sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving, with thanksgiving. I'll be a living sanctuary. For Lord, prepare me, Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving. I'll be a living sanctuary. For the last time, Lord, prepare me. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving. I'll be a living sanctuary for you, with thanksgiving, with thanksgiving. I'll be a living sanctuary for you. Father God in heaven, salamat po Panginoon sapagkat ngayong umaga'y iniamda mo na ang puso ng bawat isa. Lord, hindi namin alam kung kailan ka darating. Ikaw ay nagpapaalaala sa bawat isa sa amin, Panginoon, upang matanggap namin ang mga reward na nanggagaling po sa iyo. Tunay nga po, Diyos, ngayong umaga, bawat isa ay naririto upang muling pakinggan ang iyong mga salita na magpapalakas ng pananampalataya at patuloy na magbibigay ng hamon sa bawat isa sa amin upang aming harapin ang buhay na ito ng may pagmamahal sa iyo at paghahanda sa iyong araw ng pagdating, Panginoon. Marami pong salamat. We ask the Holy Spirit to be our teacher this morning. We thank you, Father. We honor you. In Jesus' name, this we pray. Everybody says, Amen, Amen, Amen. Amen. Sige po, maupo ang bawat isa. Praise God. Amen. Praise the Lord. Praise God. Masaya po ba ang lahat? Amen. Praise God. Handa na po ba tayong makinig ng salita ng Diyos? Sabihin niyo po sa katabi niyo, happy months, ano ba ngayon? Mayo na, no? Unang linggo ng Mayo. Ayan, no? At sa Macau po ay nakamusta ko yung ating mga ilang sister doon na dumadalo po sa Looking Unto Jesus, na aking kaibigan natin doon na pastor, ay maulan daw po ngayon doon, maulan ng yelo. Sana, sabi ko, dito rin, no? At grabe ang init sa atin. So, kailangan po natin ng dobling pag-iingat. Yung pong aking bilas ay nadala sa ospital nung isang araw. Emergency, biglaan. Tumaas daw ang blood pressure at saka yun nga, hindi naman siya na-hit stroke at yun daw hospital na pinagdala ng kanyang, ng aking hipag, halos ang mga kaso ay hit stroke, mga grabe po dahil nga sa sobrang inip. So, wag po tayo magpapabaya sa sarili natin, maya't maya inom ng tubig, wag magpapainip, doon lamang tayo lagi sa malamig na lugar, no? Kailangan po ang wisdom sa panahon na ito, hindi pwedeng by faith, hindi ako magkakasakit kahit ako nasa initan, no? Mali po yun, kailangan natin ng pag-ingat. So bago tayo magpatuloy, ay tawagin natin ang mga bata para ipag-pray natin sila. At
After po, ipag-pray natin sila, ipag-pray din po natin si Kuya Boy, yung aking bayaw na nasa US. Siya po yung nag-donate nitong lote natin na kinatatayuan ng church. Yun po ay sinundan ni ng wife ko, ni Reverend Stella, no? At ang panganay nila, si Ate Glo. So, siya po ay nanghihina ang katawan, medyo may trouble din sa organs. So, kaya we need more prayer po talaga, no? We believe the power of prayer. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo that the prayer of a righteous man is a bell at match? Ang panalangin ng taong matuwid, yan po'y dinidinig ng Diyos. Ano po? So, ipag-pray muna natin ang mga bata. Sige po, ito nating lahat ang kamay natin sa kanila. Hallelujah, hallelujah. Yes, ikarabakanda, Father God, in the name of Jesus, Lord, tinataas namin sa trono ng biyaya ang mga bata pong ito. Sila po'y special sa iyong harapan as we stretch forth our hands toward them. Lord God Almighty, ang iyong mapaghimalang kamay, idamtay niyo po sa mga batang ito at sila po'y lumaking naglilingkod sa iyo at mag-excel sa kanila mga pag-aaral. Lord, pagpalaan niyo po ang mga batang ito, gamitin sa kaluwalhatian na iyong pangalan and we release your favor, your blessing upon them in Jesus' name, even the knowledge, the wisdom of God. Lord, salamat po, bigyan niyo ng kalusugan at kalakasan ang mga bata pong ito. Sila po'y lumaking malalakas at malusog. At ilayin niyo po sa karamdaman at sakit sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Lord, we release your blessing, your protection upon them, Father God, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, ang mga bata ay mahal na mahal mo, Panginoon. Dahil pag hindi kami tumulad sa pananampalataya ng isang bata, hindi kami paghaharian mo, O Diyos. Kaya salamat, Lord, we entrust their lives unto you at sa kanila pong Sunday school, sila po'y patuloy na matuto sa kanilang pag-aaral. We thank you, Father. We honor you. In Jesus' name, amen. God bless you. Amen. Praise the Lord. Praise God. Lahat po ba ay nakadalo nung ating last Saturday na 13th year anniversary? Taas nga ang kamay ng mga nakadalo. Ayan, napagpala po ba tayo? Amen? Praise the Lord. Ba't parang amen? No? Amen po ba? Ayan, kailangan ang sagot natin buhay na buhay, parang di pa kayo nag-almusal. No? Yung di nag-almusal, pwede kayo lumabas at mag-almusal. Ano tayo ngayon? Dadako na tayo sa Word of God. Amen. Praise the Lord. At ito pong nilagay ni Lord sa puso ko, no? Buksan natin ang Bible natin kasi nasa huling araw na tayo. Revelation chapter 22 verse 12. Pahayag chapter 22 verse 12. Yeah, ano po ang sabi? Ang ating tema po ngayon, my reward is with me. Sabi ng Panginoong Jesus. Basahin ko sa Tagalog, Revelation o pahayag sa huling-huling po ito ng chapter ng New Testament. Pahayag chapter 22 verse 12. At sinabi ni Jesus, makinig kayo. No? Sabi mo sa katabi mo, makinig ka. Ayan, sabi ng Panginoong Jesus, no? Makinig kayo. Sa pamamagitan ni John de Belabeb na nagpakita ang Panginoon sa kanya sa island, sa isla ng Patmos. At ito ang sinabi ng Panginoong Jesus sa kanya. Makinig kayo, darating na ako. Sino daw ang darating? Ang Panginoong Jesus. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. 13, ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Ang Diyos na magpapala sa pagkabasa ng kanyang salita. Sabi ni Lord sa Ingles, look, I am coming very soon. I am coming soon. My reward is with me. Ang gantimpala ay nasa akin. At ibibigay ko ang gantimpalang ito sa bawat isa ayon sa kanyang gawa o ginawa. No? Amen. Ito po ay paalala ng Panginoon. Ito po ay warning na sinasabi ng Panginoong Jesus na darating siya. At ang pagdating po ng Panginoon, walang nakakaalam. Tanging ang Ama lamang ang nakakaalam sa pagdating ng Panginoon. No? Siya lamang ang nakakaalam. At lahat ng mga signs ng pangalawang pagdating ni Lord ay nangyayari na. Yung mga gera,
yung lindol. Kaya wag po natin pagpe-pray na, Lord, pahintuin nyo na yung gera. Lord, wag lumindol. Nasa Bible talagang lilimdol. No? Kung lumindol sa iba't ibang bansa, nasa Bible po yan. At yan ay palatandaan ng pangalawang pagdating ng Panginoon. No? O meaning, irarapture po muna tayo ni Lord, kukunin niya tayo ng mga mananampalataya. So kaya ang sabi ni Lord, narito, ako ay darating. At dala ko ang reward ko, yung gantimpala. Kaya nga, our reward is according to our works. Ang gantimpala natin ayon sa ating mga ginawa. Not by grace, hindi ito sa pamamagitan ng grace, no? Kundi yung mga ginawa natin. Kaya yung ating paglilingkod sa Diyos, kung ginawa mo yung bagay na yan na para sa Panginoon at hindi sa tao, no? Pag-arap natin kay Lord, may reward tayong tatanggapin sa Kanya. Kaya kailangan lahat ng gagawin natin, buong puso na ginagawa. Para kanino? Sa Panginoon. Gagawin natin, hindi tayo napipilitan, hindi dahil sa may responsibilidad ka, hindi dahil sa inutusan ka, kundi gagawin mo yan ng buong puso. Amen po ba? Na ginawa mo yan para sa Panginoon. No? Pag sinabing reward, reward meaning something that is given in return for good. Something that is given in return for good or evil. Done that is offered or given for some service or attainment. Yan po yung ibig sabihin ng reward. Something that is given. Mga bagay na ibinigay mo at ibabalik sa iyan kung mabuti ang ginawa mo o masama, no? Na inihamdog mo o ibinigay sa paglilingkod, no? So kaya nga, meron tayong pag-aaralan ngayong umaga. Ito po ay patungkol sa reward ng ating Panginoon. Pag tayo na humarap na sa Panginoon isang araw, meron siyang 5 crown. There are 5 reward in the Bible. Merong reward sa Biblia na tinutukoy ang Panginoon. Ito po yung pag-aaralan natin. The crown of life, corona ng buhay, an incorruptible crown, crown of righteousness, crown of glory, crown of rejoicing. Yan po yung 5, no? Ang isang tao na binibigyan ng reward, hindi ito yung talunan. Halimbawa, sumali ka sa takbuhan at ikaw ay natalo, wala kang reward, talo ka eh, no? Ang binibigyan ng reward, yung nag-champion, yung nanalo. Amen po ba? Kung minsan, halimbawa, may sa competition, may naglaban na 5, 3 bibigyan ng reward, yung pang-4, pang-5, walang reward maliban sa kasunduan ng committee, bigyan na lamang ng consolation prize, no? Sa awa, no? Binibigyan ng reward kung magkano man o material man, no? Minsan meron tayong isang sister at ito po ay si Sister Isabel. Kung nakikilala niyo siya, yung Portuguese na nasa Macau na po ngayon uli. Yung may 2 anak na binata na malalaki na, no? Minsan pumunta po kami sa house nila sa Macau. She lost her wallet, I think 5 years ago, bago yata mag-pandemic, sumakay siya ng tricycle jam. At ang nakakuha, nagtatrabaho sa Watson. Itong babae, eh, dahil wala namang paghahanggad na masama, parang dinalaki tulpo. Hanggang nalaman namin na iparating kay Ate Isabel, pinuntahan kay tulpo, pati yung babae, nagkita ron. At nang maibalik yung pitaka, merong laman ng mga Macau money yata, tsaka libo-libo, at yung nakatanggap, o yung nakadampot, nakakuha ng wallet, nag-arap sila roon, after na maibalik kay Sister Isabel yung wallet, binigyan ng reward yung nakapulot. Amen po ba? No? Yun yung reward. Dahil sa kabutihan niyang ginawa, meron siyang tinanggap na gantimpala. No? Meron din namang isang employee, no, na nagtatrabaho sa isang kumpanya. At ang babaeng ito, sobrang agang pumasok, hindi siya nalelate kahit minsan. Very active siya, napakasipag niya sa kanyang trabaho, sa kanyang time, disiplinado siya. At marami siya na-accomplish sa trabaho niya at natuwa ang kanyang employer. Kaya isang araw, alam niyo ang ginawa sa kanya? Siya po ay tinaasan ng sweldo, hindi lamang tinaasan,
no, na-promote pa siya. Meaning, dahil sa kanyang sipag, dahil sa kanyang disiplinado sa time, walang absent kahit minsan, natuwa ang kanyang employer, pinromote siya, tinaasan pa ang sweldo. Meaning, tumanggap siya ng reward. Amen po ba? No? Minsan namang may isang puti, foreigner. Yung foreigner, mayaman siya. Sa paglalakad niya doon sa isang strip, may dala siyang motor. Laro ang motor, toys. Sa harapan no, nakalagay, no, reward, motor. Ginagawa niya itong parang, ang tawag doon? Social experiment. Di ba maraming yung gumagawa ng ganyan eh, no? Eh, lahat naman sa lubong niya, sabi niya, can you give me $10, no? Para ipaggamot ko lang yung anak ko. Pero social experiment niya lang yun. Ako, tinutulak siya, binabaliwala siya, ayaw siya, ay, thank you. Ayaw siyang pansinin, no? Tapos, yung mga tao, hindi siya pinapansin kasi nga, humihingi siya ng kahit magkano man, $10. Eh, wala, tinatakwil siya, binabaliwala siya. Maya-maya, may isang lalaki nakabisikleta, Mexicano, no? At itong Mexicano na ito, sa pagbabayad niya, papasok ng trabaho, butas pa yung mga yung kanyang sarap sa may hita niyang pantalon, hinarang siya nung mayaman. Sabi niya, pwede mo bang bilhin tong motor na ito, toys? Kasi anak ko may karamdaman, gusto kong ipaggamot eh, kahit $10, magkano ma'am. Ay, sorry po, ako'y papasok sa trabaho. Meron lang akong pera dito, $2, sa inyo na po yan. Di, binigay na ma'am. Nung maibigay doon sa mayaman, napakabuti mo naman tao, sabi ng mayaman. Ay, okay lang po. Ay, pasensya na kayo, yun na lang ang pera ko eh. Papasok pa ako sa trabaho, no? Ganun ba? Sandali, ikaw ba may asawa? Meron. May anak ka ba? Isa, no? Maliit pa. Ganun. Sige, napakabuti mo naman. Sandali, sabi ng mayaman. Ako'y nagso-social experiment lang. Marami na akong nilapitan tao, pero tinutulak ako, binabaliwala ako. Pero ikaw, nakabike, ay binigyan mo ako ng $2, yan na lang ang pera mo. Napakabuti mong tao, sige halika, meron ako ibibigay sa iyo. To cut the story short, piniringan siya, sige sumunod ka sa akin, o pumikit ka. At maya-maya, pagkana nila ng konti dun sa karasada, sa may gutter, no? Pagdilat na mata niya, pinatalikod siya, pagharap niya, naku, may motor na brand new motor, ibinigay sa kanya, no? May tinanggap siyang reward. Alam niyo, tandaan natin, lahat ng mabubuting ginagawa natin sa kapwa natin, pagtulong, kawanggawa, sa harapan ng Diyos yan ay mayroong reward. Tandaan natin, anuman ang ginawa natin sa kapatid natin, gagawin din sa atin, higit pa sa inaasahan natin, no? Kaya nga, maliit man ang nagawa nating mabuti sa kapwa o malaki, may kaakibat yan, may katapat na reward na manggagaling sa Diyos. No? Dahil ang Diyos, pag siya ang kumilos, no? Walang pwedeng humadlang. No? Sabi mo sa katabi niyo, humanda ka sa reward na tatanggapin mo. Palapakan natin ang Panginoon. Praise God. Purihin ang Diyos, no? Ang gantimpala ay binibigay sa taong tapat. Sa taong nagwagi, sa taong nagtagumpay sa laban, hindi sa talunan, no? Hindi naman pwedeng talo ka, bibigyan ka ng malaking reward. Ang mga talo hindi tumatanggap ng reward. Kaya kailangan sa laban ng buhay makipagbaka ka, lumabang ka, huwag kang patalo, huwag kang padaig. Dahil ang natatalo talaga hindi tumatanggap ng reward. Pero kay Lord, ikaw man ay hindi nagtagumpay, may isa kang crown na tatanggapin sa Kanya. Pag-aralan natin ito. 5 major reward of God when He appear. 5 mahalagang gantimpala ng Diyos kapag siya'y napakita na. Ito ibibigay niya sa kanyang mga anak. Number 1, sabi nga nung text natin, my reward is with me. Ang gantimpala ay nasa akin. Unang reward is the crown of life. Ito yung reward pag nahumarap na tayo kay Lord, tatanggap tayo ng corona ng buhay. Meaning, ito yung everlasting reward. No? Eternal life. Yan, buhay na walang hanggan.
Di ba? Anong sabi ng John 3:16? Alam nating lahat. I-quote natin, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whomsoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Buhay na walang hanggan ang ireregalo ng Diyos. Ibibigay ng Panginoon. Eternal life, ito'y pang walang hanggan. Kaya nga sabi ng Santiago 1:12. Basahin natin. Santiago 1:12. "Blessed is the man that endure temptation. For when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord had promised to them that love him." Sa Tagalog, ano sabi? Mapalad ang taong naging matatag o nagtiis sa tukso, sapagkat matapos siyang subukin, siya'y tatanggap ng putong ng buhay, yon, yung crown of life, na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Kaya tayo mga nagmamahal kay Lord, tayong nagtiis, nagtiyaga, naging matatag sa kabila na may mga temptation sa paligid, hindi ka sumuko, hindi ka napadala, hindi ka umatras, bagkus nagpatuloy kang naglingkod sa Diyos, hindi ka nag-backslide, hindi ka tumalikod. Pag-arap natin kay Lord, tatanggap ka ng crown of life. And I believe lahat po tayo, walang exempted. Tayong nananalig sa Panginoong Jesus, nagtiis, nagtiyaga, naglingkod sa Kanya sa kabila ng maraming pagsubok at problema, sa kabila ng may mga kahirapang nagaganap sa mundo, tayo mga nagtiis, ang sabi ng Panginoon, tatanggap tayo ng crown of life. Lahat tayo, bawat isa sa atin, na nananalig sa Panginoon. Tanong, yung apat kaya, merong kakayan ito? Aalamin natin maya-maya. Kaya nga, sa crown of life, be ready. Maging handa tayo. No? Dahil pag dumating ang Panginoon, nag-rapture at hindi ka ready, baka nabuhay ka sa kasalanan, sa dilim, nag-backslide ka, matamlay ka, hindi ka babad sa salita ng Diyos, hindi ka nagpe-pray, hindi ka ready, pag dumating si Lord, baka may maiwan. No? Kaya kailangan pinaghahanda tayo ni Lord. No? So be ready. Pangalawa, be excited. Kailangan excited ka. Di ba pagka may bisita kang darating, halimbawa, gali ibang bansa, pamilya mo o loved ones mo, nagre-ready ka ng bahay, inaayos mo yung bahay, nililinis, pati na food, naghahanda ka ng masarap na pagkain, excited ka kasi darating ang tiya mo o ang parents mo, gali ibang bansa for how many years, so naghahanda ka at excited ka. Sabihin sa katabi mo, excited ka ba sa pagdating ni Lord? Kailangan excited po tayo, no? Kasi baka biglang dumating ang Panginoon, yung rapture of the church, para kunin ang mga mananampalataya, eh hindi ka ready, hindi ka excited, no? Delikadong maiwan, no? Mahirap na po. Hindi lamang tayo kailangan mag-excited, maging seryoso, be serious. Maging seryoso po tayo sa ating mga ginagawa. Kailangan seryoso tayo. Dahil ang paglilingkod kay Lord, yung mga ginagawa natin sa Panginoon, hindi ito biruan, no? Hindi ito lokohan, hindi ito parang laro-laro. Ang paglilingkod natin ginagawa sa Diyos, seryoso po ito, totohanan po ito. Dahil ang nakataya dito ay buhay na wala hanggang. Crown of life. Tatanggap tayo ng corona ng buhay. Kaya pagka ikaw, bilang isang Kristiyano o mananampalataya, ay lalambot-lambot, lulubog, lilitaw, parang Christmas light, di ba? Iilaw maya-maya, mamatay. Kailangan hindi tayo lulubog, lilitaw. Dadalo sa gawain, bukas makalawa, wala. Mainit ngayon, sa isang araw, malamig. Sa isang buwan, malamig. Sa isang buwan, mainit. Maya-maya, pawala-wala. Delikado po yung ganong Kristiyano. Andiyan po ba kayo? Amen? Kailangan po, nag-aapoy tayo. So, seryoso po. And then, be diligent. Maging masipag po tayo. No? Maging masigla tayo. Maging masipag tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Na kung ikaw ay mainit ngayon, tuloy-tuloy yung init. Hindi pwedeng malamig ngayon, bukas makalawa, mainit. No? Hipuin nyo nga katabi nyo. Ayan. Ayan. No? Ayan, nilalamig. Dahil sa malamig, may aircon tayo. No? So be diligent, maging masipag po tayo. Basta may gawain, kasi kuminsan may mga Kristiyano, pag bagong Kristiyan, very on fire, mainit. Talagang atin-atin sa gawain. Naalala ko noong mga 1980s, ayan po, kasama ko yung ninong ko sa kasal, ninong Boye,
Noong mga 1980s, doon po sa Pasig, sa aming barangay, magkabarangay po kami, no? Talagang kahit saan may gawain kami, sa Pampalay, Bulacan, magkakasama kami, no? Sa Calamba, Laguna, yung isa naming ninong na wala na rin po, may owner siya, talagang halos everyday may gawain, lahayo kami ng hayo. No? Ganun po ang gusto ni Lord, hanggang dumating siya, kailangan mainit tayo. Hindi pwedeng lulubog, lilitaw. Kailangan, pag ikaw ay naglingkod ka sa Panginoon, kailangan totohanan. No? Kahit may persecution, kahit may humadlang sa'yo, kahit may nagbabatiko sa'yo, na may persecute, tuloy ka lang kay Lord, huwag kang susuko. Sabihin sa katabi mo, never give up. Kabila, never give up. Bakit? Corona ng buhay ang nakataya dito. Pag tumaligod ka sa Panginoon at nawala ang pananampalataya mo sa Kanya, no? Wala ka ng eternal life. Walang buhay na wala hanggan. No? Kaya kailangan be diligent and then be watchful. Magbantay ka. Tignan mo sarili mo, ikaw ba ay nagpe-pray pa? Evaluate mo, ikaw ba ay nagpe-pray paggabi bago matulog? Ikaw ba ay nagbabasa pa ng Bible? Baka hindi ka nagbabasa. No? Hindi mo alam ang John 3:16, hindi mo memorize kung hindi pa nating bigkasin. No? Kailangan alam mo yung John chapter 3, verse 3, 5, and 6. Anong sinasabi roon? Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Malibang ang tao ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, kailangan siyang ipanganak na muli, hindi sa laman, kundi sa espiritual. No? Verse 5, except a man be born of water and the Spirit, he cannot enter. Kanina, he cannot see. Hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos sa verse 5, hindi ka makakapasok. Kaya ang sabi ng verse 7, marvel not that I said to you. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat kailangan ma-born again. You must be born again. Pag sinabing you must, talagang required, talagang lahat, walang hindi. Lahat, pamilya natin, magulang, kapatid, kapitbahay, lahat ng tao, kailangan ipanganak na muli sa espiritual. Para ano? Para makita niya ang kaharian ng Diyos at hindi lang makita, makapasok. Amen po ba? No? Yun po, kailangan siya ipanganak na muli. So, kailangan alam natin ang mga verse na ito. Kailangan tayo nagbabasa ng Bible. So, be watchful because the Messiah is coming. Darating ang Messiah. The King of Kings is coming. The Alpha and Omega is coming. The beginning and the end is coming. Ang ating Panginoong Jesus na nagsimula at siya ring wakas, darating siya sa panahong hindi natin alam. Kaya kailangan tayo nga ready. Ulitin natin, sabihin sa katabi nyo, mag-ready ka talaga. Maganda ka talaga. No? Bakit? Kasi darating si Lord, hindi natin alam kung kailan. Yung pagbubuli ng China na yan sa Pilipinas. No? Ang faith ko nga sabi ng Romans 12:19, vengeance is mine, sabi ni Lord. Ako ang gagante. No? Kung paanong pinaghihiganti ng Diyos ang Israel sa mga bansang umaatake sa Israel, ipaghihiganti din tayo ng Diyos. Si Lord ang gagante para sa Pilipinas. Amen. No? Biro mo kung parang David and Goliath talaga eh. Tahimik lang tayo eh. No? Wala naman talaga magagawa ang Pilipinas eh. No? Kahit ilang ulit nang binubomba ng water, yung malaking barko nila, yung barko natin wala eh. Hindi ka naman pag bigla kang lumaban to, gerahin tayong bigla, patay. So, rapture na, nandun na tayong lahat sa langit, tapos na ang buhay. No? No? Hindi natin alam. But thank God, binibigyan tayo ng assurance ni Lord, we have a crown of life, corona ng buhay. Ito yung eternal life. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Pangalawa, pag napakita ang Panginoon, ito yung corona ibibigay sa atin. Sabi niya, may reward is with me. Ang gantimpala ko'y nasa akin at ibibigay ko ito. Itong crown of righteousness. Yan, pangalawa. Meaning, corona ng pagiging matuwid. Meaning, victory crown. No? Victory crown. 2 Timothy 4:8. Anong sabi diyan? Now there is in store for me the crown of righteousness, sabi ni Pablo kay Timoteo sa sulat niya, which the Lord, the righteous judge, ng korona ng katuwiran, no, na siyang Panginoon at ahatol, no,
ang tatanggap nito, pati na ang lahat ng mga naghahangad ng kanyang pagdating, no? Sa pagdating ni Lord. Kaya pag tayo excited sa pagdating ni Lord, tatanggapin natin yung crown of righteousness. Kaya ang Kristiyano naghahangad ng tamang pamumuhay, no, matuwid na buhay, tumatayo sa tama, sa totoo, naninindigan kung ano yung truth, no? Pag mali ay mali, pag pula-pula, puti-puti, no? Hindi pwede mag-compromise. Yun ang mga taong puputungan ng Diyos ng corona. Crown of righteousness. No? Yes, ligtas tayong lahat, may crown of life. Pero pag ang isang Kristiyano, ang tagal ng Kristiyano, no? Wala ang katwiran sa puso niya, alam niya nang mali yung ginawa niya, o alam niya nang may kasalanan siya, hindi nagsisisi at hindi tinatalikuran yung mali niyang ginawa, hindi ka tatanggap ng crown of righteousness kasi walang righteousness sa puso eh. Bakit? Andun pa rin ang sama ng loob. Galit, poot, malilit na bagay, para ang laki-laki nang nangyari. No? Kristiyano yun. Eh may kilala nga ako eh. Bisya pa nga, no? Hindi ko na sabihin pangalan. Sana nagbago na. Itong taong ito, may lumipas na yung 5 taon, 7 taon, 10 taon, yung nagawa ng kapwa niya, lingkod ng Diyos sa kanya, kung maliman o hindi, eh nasa puso niya pa rin, lumalabas sa bibig yung ginawa ng kapwa niya sa kanya. Ibig sabihin, nandun sa puso niya yung poot pa rin, sama ng loob. Biro mo, lingkod ng Diyos yun. At kung minsan, kung halimbawa, kami ng ninong ko, halimbawa lang ito, galito ko sa kanya, eh magkakaibigan tayong lahat, tsaka siya. Dahil galit ako sa kanya, parang ibig ko, lahat kayo magalit din sa kanya. Mali yun. Walang righteousness yun. No? Ganun po ang kadalasan sa iba. No? Hindi tama yun. Walang righteousness doon. No? Hindi ka tatanggap ng crown of righteousness. Kasi sa puso ng isang tao, no, kahit Kristiyano siya, eh may galit pa rin po at sama ng loob. Hindi nawawala. Kaya ang pagiging righteousness kay Lord at ang pagiging tunay na Kristiyano, hindi sa patagalan. Kahit 1 taon ka pala, 3 taon, daig mo pa yung 15 years na born again. Dahil ikaw, kung meron ka mang nakonting nakaalitan, madali ka magpatawad at makalimot. Merong iba eh, lumipas na 10 taon, 5 taon, ilang taon. Andun pa rin yung galit po at sa kanyang kapwa. No? I pray na wala dito noon. Amen po ba? Dahil nais ni Lord na tayong mga anak niya at mananampalataya niya, God wanted us to live righteously. Mabuhay tayo ng matuwid. Tama ang puso. No? Minsan may mga Kristiyano, ang tagal-tagal na. No? Makikita mo, hindi marunong makalimot. Andun yung sama ng loob, bitterness, envy, jealousy, no? Unforgiving spirit, nasa kanyang puso. At yan yung nagre-reflect sa iyong pagkatao, sa karakter natin. No? Kaya ang bawat isa po sa ating makapatid, dito po sa church, no? Tinuturuan tayo ng Diyos dito at hinuhubog ang ating puso't karakter ng tama ang pamumuhay na maging maayos. Amen po ba? No? Dahil magpa-plastikan lamang tayo dito, kung kayo'y laging nakikinig umatin sa church at hindi nagbabago ang pagkatao natin at buhay natin, useless ang pagdalo sa gawain. No? Biro mo, ang tagal-tagal na 10 years o 15 years, no? Born again, Christian. Yes, save ka, tatanggap ka ng crown of life. Buhay na walang gan. Pero, ito kayang crown of righteousness, matanggap kaya. No? Ito ang ibibigay ni Lord pagharap natin sa Kanya. Kaya ang Proverbs 11.31, basahin natin. Proverbs 11.31. Behold, the righteous shall be recompensed. No? Ito yung other word ng reward, eh, recompense. Behold, the righteous shall be rewarded. No? In the earth, much more the wicked and the sinner. No? Narito daw, ang matuwid ay gagamtimpalaan sa lupa. Gaano pa kaya ang mga masama at makasalanan? No? Kaya alam nyo, ang judgment ni Lord, nag-start ito sa church. Kung ang matuwid daw halos di maligtas, sabi ng 1 Peter, I forgot that verse, no? Kung ang matuwid halos di maligtas, lalo na yung mga di matuwid, di mananampalataya. Matuwid na po yun, kasi nga, nasa puso yan eh. No? So kaya, ang Panginoon, gagantimpalain niya, kahit dito pa lamang sa lupa, makakatanggap na tayo ng reward eh, na galing kay Lord. Dun, dahil sa mga ginawa natin sa kapwa natin, mabubuti at magaganda. 2 Timothy 4:7,
Paul said, I have put a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. No? Dahil si Pablo ay nakipaglaban sa pananampalataya sa buhay nito, tinapos niya ang takbuing nakalaan sa kanya, iningatan niya yung pananampalataya niya, tatanggap siya ng corona sa Panginoon. No? Crown of righteousness. Kaya, pagharap natin kay Lord, ito yung reward na ibibigay sa mga anak niya, yung corona ng pagiging righteous. No? Kaya, madali lamang po sa harapan ni Lord na ang puso ay totoong buksan, magpakumbaba. Lord, bukas ang puso ko, walang natatago sa iyo, walang nalilihim kay Lord. Lahat ng gawa natin araw-araw, pati na iniisip natin, alam ng Diyos yan. Pati nga book natin, kung may nalagas na isa dyan eh, kung yan eh, 5,000 butil ng buhok, na may nabawas na isa, minus one. No? Alam ni Lord lahat yan eh. No? Biro niyo ang creation ni Lord sa atin, lahat, alam ng Panginoon, walang lihim sa Kanya, walang natatago. Kaya yung mga nakatago at lihim ng 2 years, 3 years, 5 years, in God's time, marireveal po yun. Tandaan nyo, lahat ng nakatago, mahahayag. Sabi ng Bible yan eh. No? Walang lihim na di mabubunyag. Lahat ay ihahayag ng Diyos. Kahit narito pa tayo sa lupa, kaya mahalaga po yung righteous living eh. No? Kasi darating ang panahon, yung kasalanan ginagawa natin sa dilim, mali, no? Marireveal po yan. Kaya mag-iingat tayo, mabuhay tayo ng righteous. Amen po ba? Nang matuwid. No? Yan ang pangalawa. Pangatlo, pag napakita na si Lord, 3 major crown na ibibigay niya at reward sa mga anak niya, is incorruptible crown. Ito po yung koronang pangwalang hanggan, no? Koronang di nasisira. At ito'y tatanggapin ng mga magtatagumpay. Tingnan natin. 1 Corinthians chapter 9, verse 24 and 25. 1 Corinthians chapter 9, verse 24-25. Know ye not that they which run in a race run all. No? Hindi nyo ba raw alam na ang mga sumali sa takbuhan ay kasaling lahat, no? Sa race, lahat yan. Pero isa lang ang tumatanggap ng prize. But one receiveth the prize. So run, tumakbo tayo, that ye may obtain. No? 25, and every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Nagtitimpi sa lahat ng bagay. Now they do it to obtain a corruptible crown. Ginagawa nila ito para makamit nila yung corona daw, no, na panandalian lamang. Koronang nasisira. Pero now, sabi roon, but we on incorruptible crown, no? Tayo daw ay naghahangad o naghihintay ng koronang di nasisira, no? Ito yung koronang pangwalang hanggan. Kaya pagharap natin kay Lord, dahil tanggapin natin at sa hindi, lahat tayo dito ay kasali sa race. No, kasali tayong lahat sa race. Tumatakbo tayo. At ang isang kasali daw sa takbuhan, kung yan ay 10, isa lang ang magcha-champion. Siya ang tatanggap ng pinakamalaking halaga, reward, kung siya ay nakarating sa finish line. Tayo daw lahat ay kasali sa takbuhan. At ang kasali sa takbuhan, dinidisiplina ang sarili. No? Dinidisiplina ang sarili. Iniiwasan ang dapat iwasan, tinatanggalan dapat tanggalin, hindi nagpupuyat, hindi umiinom kung siya'y nainom ng alak, no? Hindi siya gaanong nagpapataba o talaga exercise, no? Andun ang pagdidisiplina sa sarili kasi para pagkasali na siya sa takbuhan, manalo siya. At ang mga kasali daw sa takbuhan, ang angad niyan lahat, bawat isa ay siya yung mauna sa finish line. Pero yung koronang tatanggapin nila, panandalian lamang. Pero daw tayo, incorruptible crown. No? Yung korona natin tatanggapin kay Lord, hindi nasisira, pang walang hanggan po yan. Kaya pagharap natin sa langit kay Lord, pagharap natin kay Lord, no? Number one, meron tayong lahat, crown of life, korona ng buhay. Pangalawa, crown of righteousness, tatanggapin ito nung talaga mga taong righteous ang puso at buhay sa harapan ni Lord. At ang pangatlo, tatanggapin ng taong nagtagumpay, nagtiyaga, ay yung incorruptible crown. No?
Ito yung mga Kristiyanong di sumuko, di umayaw, di nanlupaypay, di tumalikod kay Lord. Ito yung mga Kristiyanong sumusunod sa instruction, mga Kristiyanong marunong makinig, no? Mga Kristiyanong nagpatuloy sa takbuhin at hindi tumalikod kay Lord, lumaban sa buhay at nagtiyaga, nagtiis. Kaya kailangan po natin ng perseverance talaga eh. No? Kaya sabihin sa katabi nyo, pagbutihin mo pa ang pagtakbo. Sa katabi. Kabila, pagbutihin mo pa ang pagtakbo. No? Pagbutihin mo. No? Magsanay pa. Magpakatatag. Huwag susuko. Lumaban. No? Kailangan pa nating magpakagaling. No? Kasi ang kaaway, nandyan lang eh. Minsan, naglilingkod ka kay Lord, may biglang marinig kang salita, hindi ka dapat padala. No? Huwag mong patulan, tuloy. No? No? Kasi kung minsan, ang tendency, lima, Kristiyano, may narinig sa kapitbahay o sa kapwa Kristiyano, gagamitin ng media. No? Yung mga salita sa media, hindi dapat gamitin yan. No? Maglagay tayo ng mga verse na encouragement. Ayan, ganun lamang po, mga motivation. No? Huwag natin gagamitin, kundi huwag tayong pumatol sa mali. Ang mali ay mali. Di ba sabi ng Bible, you cannot overcome evil by evil. Romans chapter 12, verse 20-21. No? But we can overcome evil by good. Laging kabutihan. Amen po ba? Yun ang ating igamte sa kapatid natin. No? Kung merong nagkamali, i-correct, ibangon siya, at kung ayaw pa correct, ayaw magpabangon, eh di lulubog siya. Yun lang yun eh. No? Ayaw matuto o ayaw masabihan. Kaya pagharap natin kay Lord, eto po, crown. No? Incorruptible crown. Tatanggapin, ibibigay ito ni Lord, itong reward na ito sa mga anak niya na talagang nagpatuloy sa takbuhin, inilaan ng Diyos sa kanya. No? Hindi sumuko. Kaya sabihin sa katabi nyo, huwag ka talagang susuko. Huwag kang talagang susuko. No? Huwag tayong susuko. Ang daming laban talaga sa buhay. Alam nyo ba, bago dumating si Lord para i-rapture tayo, God will allow shakening talaga. I-shake ang iglesia. Magkakaroon ng pagyanig. No? Ang daming testing na magaganap. Ang faith mo, minsan magkakaroon ng sakit. Ikaw mismo, parang si Job, o anak mo, o kabuhayan mo, o maraming trials, testing na mangyayari. No? Si Job, na wala ang ari-arian, pati na mga anak, sumuko ba siya? Yung pagsamba niya kay Lord, nahinto ba? Hindi. Hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik, praise the Lord. Pinuri niya pa, Panginoon. Amen po ba? No? Kaya never give up. Huwag tayong susuko. Pang-apat na crown. No? Pag humrap tayo kay Lord, ito na ang mga koronang ibibigay niya, crown of rejoicing. Sana bawat isa makatanggap nito. Tignan natin, ano kaya makakatanggap ka kaya nito? No? Proverbs 11:30. Kaya malalaman natin kung tatanggap ka nito o baka yung number one lang ang matanggap mo. No? Nakakaya naman, bagay, buhay na wala hanggang. Meron ka nun, kaya lang yung apat, meron kaya. Ito. Proverbs 11:30. The fruit of the righteous is a tree of life. And he that winneth souls is wise. Yan. No? Ang bunga ng matuwid ay puno ng buhay. May punong kahoy ng buhay. At siyang nagliligtas ng kaluluwa, no? He that winneth souls is wise. Meaning, ito po yung ikaw ay naging soul winner. Tanong, meron ka bang nadalang kaluluwa kay Lord? Kahit isa lang. Kung wala pa, na kahit isa, pag-arap natin kay Lord, wala kang crown of rejoicing. Pero pag may na-soul win ka, kaya nga, napakahalaga po nung tayo nag-soul win eh. Meron kang kaibigang kaklase na nasiram, kapitbahay ka mag-anak, at nadala mo sa church, sa gawain ni Lord, na born again siya, na transform na kagaya mo, ibig sabihin na-soul win mo siya. Kaya pag-arap natin kay Lord, meron kang crown of rejoicing. Naging soul winner ka, no? Meaning, crown of soul winner. Meron kang corona nang ikaw ay nag-soul win. Kaya kung wala ka pang nawiwin na soul, simulan nyo na this week. Mag-share na tayo sa isang kakilala, kaibigan,
o kaklase ng mga estudyante, no? Because God will reward you according to your conduct, no? Baka wala ka pang na-soul win, wala ka pang nadadalang kaluluwa kay Lord, no? Kung wala, hindi ka tatanggap ng crown, no, of soul winner or crown of rejoicing. Tignan natin, 1 Thessalonians 2:19. 1 Thessalonians 2:19. For what is our hope or joy or crown of rejoicing? Ayan. Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? Sapagat ano ang aming pag-asa o katuwaan o putong na ipinagmamapuri? Hindi baga kayo rin sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagparito? Yan, ituro yung mga taga-Thessalonians na naligtas sa pamamagitan ni Pablo, na ang kagalakan ni Pablo pagharap niya sa Diyos ay yung mga kaluluwa sa Thessalonica, crown of rejoicing, yung mga na-win, no? Yung mga na-soul win niya. Kaya nga, kung wala pa kayo na nadadalang kaluluwa kay Lord, eh, magsimula na. No? Kasi, haharap tayo lahat kay Lord eh. Baka, ay ka, wala ka nadalang kaluluwa, hindi ito sa'yo. Sabi ni Lord, dito ito, ang dami nadalang kaluluwa nito. Yeah, no? Na soul win. No? 1 Thessalonians 2:20, kasunod verse. For ye are our glory and joy, sabi ni Paul, sapagkat kayong aming kaluwalatian at aming kagalakan. Nakita niyo, sabi ni Pablo, taga-Thessalonica, kayong aming kaluwalatian, glory, kayong aming kagalakan, dahil sa inyong kaligtasan tinanggap kay Lord na na-save kayo, no? Kayo aming kagalakan, kaligayahan sa Panginoon. Kaya importante po na magsimula na tayo mag-soul win, no? Amen po ba? Siguro may naisip na kayo, o nga, ano yung aking kaklase, o aking kaibigan, kapitbahay, ay si kuya, si ate, no? Kailangan ma-soul win natin sila, no? Dahil si Lord, bibigyan niya ang bawat isa ng reward ayon sa ating ginawa. Jeremiah 17:10, sabi ni Lord, I, the Lord, search the heart. Jeremiah 17:10, ako ang Panginoong sumisiyasat sa puso. I, the Lord, search the heart and examine the mind to reward a man according to his conduct, according to what his deed deserve. No? Ang Panginoon daw ang sumisiyasat sa ating puso at umaalam ng ating isipan at magbibigay ng gantimpala ayon sa ating mga ginawa. Ayan. Kaya pag marami tayong na-win na kaluluwa, ang dami niyong no, corona. Halimbawa, no, bawat isang kaluluwa palang nadadala mo, isang corona, eh 20 yung nadala mo kay Lord. 20 corona yung crown of rejoicing. No? Kung ganun yun. No? Kaya magkaroon tayo ng ano, winning heart, winning soul winning. No? Mag-win tayo ng soul. Kasi ang daming kaluluwa pang hindi natatransform talaga na born again. Pag nagawa mo na yung part mo na nakapag-share ka sa kanya, no? Na ibago mo salita ng Diyos, eh hindi mo na pananagutan kay Lord yung kasi na-sharean mo na siya. Ang mahalaga na nagawa mo yung part mo. Ang nakakalungkot, pag hindi ka nakapag-share, no? Baka managot tayo sa kanila. 'Di ba sabi ng Jeremiah, pananagutan nyo pagka may isang masama na hindi nakarinig ng salita ng Diyos, hindi nakapagsisi, dahil hindi ka nakapag-share sa kanya, pananagutan mo ang kanyang dugo. No? Lalo na ang ating mga mahal sa buhay. Kaya importante po na huwag tayong mahiya. Mag-testify tayo, i-share natin ang gospel of salvation sa ating mga mahal sa buhay, especially sa kapitbahay. No? Dahil ito ang ibibigay ni Lord sa mga nag-soul win, sa mga nakapagdala ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon, crown of rejoicing. No? Kaya our reward is according to our deed. No? Jeremiah 32:19, great are your purposes and mighty are your deeds. Your eyes are open to the ways of all mankind.
You reward each person according to their conduct and as their deeds deserve. No? Talagang si Lord ang magbibigay ng reward eh, sa bawat isa sa atin. No? Hindi tao. No? Ang Diyos ang magbibigay. No? Kaya simulan na natin. No? Mag-soul win, mag-akin ng kaluluwa. Tutukan natin siya, huwag natin bitawan hanggang ma-disciple, ma-train, hanggang lumago sa pananampalataya. No? Kailangan mentoran mo siya kung siya'y kaklase mo, kaibigan mo, lagi mo siyang encourage, palakasin, akayin sa gawain, huwag mong tigilan. No? Hanggang siya'y ma-disciple at maging katulad mo. No? Halimbawa, sa music, no? O pagka nawala ang isang nagigitara o nagdadrum, merong kapalit. No? E pag nawala lahat yan, ako pwede maggitara din, magpaawit, pwede rin ako magdrum, hindi lang kagayang kagagaling ng drummer natin. Pero pwede rin ako magdrum. Pwede ako maggitara. No? Pwede ako mag-song lead. Kaya kailangan mag-duplicate po tayo. No? Mag-ay kayo, sino kaya ang pwede nating matrain? No? Kailangan po ito eh. Kailangan tayo mag-soul win. Kasi nakakahiya naman pagdating sa langit, iisa corona mo, crown of life. Wala ka ng pangalawa, pangatlo, pang-apat. No? Sa bagay, at least may crown. Yun eh, sigurado yung crown of life, eternal life po yun. Buhay na wala hanggan. Pero yung apat kaya. No? Kaya mahalaga po na pagharap natin kay Lord, matanggap natin ito. No? Panglima, crown of glory. Ayan. Korona ng kaluwalhatian. Ito po hindi rin kukupas, hindi magbabago, no? Ito yung nagniningning, nakakasilaw na korona. At ipagkakaloob itong crown of glory na ito sa mga faithful servant, no? Faithful servant. 1 Peter 5:4. And when the chief shepherd shall appear, ayan. Pag ang punong pastol daw ay napakita na, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. Ayan, tatanggap kayo ng koronang hindi kukupas, hindi masisira. No? Mananatili yung kanyang ganda, yung glory niya. Crown of glory. Kaya ito po yung sinulat ni Pedro sa mga elders ng church. Sinusulatan niya sila. Pinapahayag niya at ipinapakita na tulad niyo akong elders ng church, magamat siya'y tagapagturo, no? Na nagpapaalala si Pedro na pangalagaan daw ng mga pastol, ng mga leader, mga elders, yung tupa. Pangalagaan niya sila. No? Bantayan sila. Ingatan sila. No? Dahil ito yung responsibilidad ng bawat isa na may katungkulan sa church na pangalagaan kung ano man yung ministry ipinagkaloob ni Lord sa iyo. Ipinagkatiwala sa iyo, pangalagaan mo. Mahalin mo siya, i-treasure mo siya. Hindi lamang elders ang kanyang kinakausap dito ni Pedro, pati na rin daw yung mga kabataan. Tignan nyo. Verse 5, tuloy natin. Likewise, kayong mga kabataan, submit yourselves unto the elder. Mga kabataan daw, magpasakop sa nakakatanda, sa spiritual. Ye, all of you be subject one to another. Bawat isa daw magpasakop sa isa't isa. And be clothed with humility. For God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. No, nire-resist daw ni Lord ang mga palalo. Pero kinahabagan niya yung mga mababang kalooban. No? So kaya importante po yung may mababa tayong kalooban. Eh. Ang puso natin ay ibaba natin kay Lord. No? Patanggal natin, Lord, tanggalin mo itong kapalaluan, kayabangan sa puso ko, itong pride, Lord. Forgive me, Lord. Release me, change me. Lord, handa ako mag-forgive. Baguhin niyo po ako, Panginoon. Handa akong pasakop sa mga elders. Verse 6. Ano ang sabi ng verse 6? Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Yan, pakumbabaro tayo sa makapangyarihang kamay ng Diyos at itataas niya tayo sa takdang panahon. Gusto mo bang itaas? Amen? Gusto mong ma-bless, ma-promote? Ano ang sabi? Humble. Hindi sinabing humble yourself. Humble. Yan. Be humble.
ang nagpapakumbaba, itinataas. Pero ang nagmamakataas, binababa ng Panginoon. No? Lahat tayo nagkakamali. No one is perfect. Lahat tayo. At sa pagkakamali natin, madalas, kasi sa madalas sa mga nagkakamali, ayaw umamin ng mali. Mali na nga eh. Ayaw pang aminin. No? Walang nawawala sa taong marunong magpakumbaba. No? Pero yung sa mga palalo, yun ang maraming nawawala. Lalayuan ka ng kaibigan, ang karakter mo. No? Kaya ito ang itinuturo ng Diyos sa atin eh. Matutunan nating mag-humble sa Kanya. No? Amen po ba? Pinagpapala ang mga mapagpakumbaba. No? Humility is the secret of promotion. Humility is the secret of blessing. Humility is the secret of God's favor. Humility is the secret of unstoppable, no? Favor of God. Kaya bilang conclusion natin, ang crown of life is eternal life. No? Eternal life po yan. Hindi mo, lahat po tayo meron yan. Crown of righteousness, victory crown. Dahil nagtagumpay ka sa kasalanan, sa kasamaan, hindi ka napadaig, hindi ka nadala, no? Andiyan ang victory mo, no? Andun ang righteousness ng iyong puso, no? Incorruptible crown is a crown of perseverance na nagtiis ka, no? Tumanggap, tatanggap ka ng crown of perseverance, no? Incorruptible crown, yung makasali sa takbuhan, hindi ka sumuko, talagang nanatili kang lumaban, tumayo. Crown of rejoicing is a crown of soul winner. No? Talagang nandun yung nagsoul win ka. Kasi may passion ka sa iyong kaibigan, kamag-anak, kapitbahay. Gusto mo ma-save siya, ma-born again, magbago ang buhay. No? Meron kang crown of soul winner. Crown of rejoicing yan. No? Kaya sabi ni Paul, kayong aking kagalakan, kayong aking kasiyahan, kaluwalati ang kaluguran. Masaya si Pablo kasi ang daming na-save sa Thessalonica. No? Panglima, crown of glory. Ayan. Ito yung crown of servant. Yung mga nag-serve. Kaya yung ating mga nagse-serve, di ba? Yung mga usherette natin, no, kahit pagod, yung anniversary natin, servant, yung mga nagse-serve sa atin, nag-aasikaso, no? Tatanggap ng crown of glory. Yung mga elders, yung mga nangangaral, no? Servant. No? Kaya yung mga naging faithful servant kay Lord, na nagtiyaga, nagtiis, no, tatanggap ng crown of glory. Kaya pagharap natin lahat kay Lord, nakaredy na po yan. No? Kaya kung wala pa tayo ng 2 to 4 o 2 to 5, ayan, no? Hangarin natin yung crown of righteousness. Lord, gusto ko pong laging matuwid, na, laging maging righteous sa iyo. No? Damita mo ako ng damit ng katuwiran, robe of righteousness. No? Damita mo ako, Lord, ng yun nga, yung mag-win tayo ng soul, no? Magdala tayo ng maraming kaluluwa kay Lord, no? Nang sa ganun, bago matapos ang taon na ito, wala pa tayo, sa June pa ang kalahatian ng taon, bago mag-December, magdala lang tayong tigitigis ang kaluluwa, di dadami po tayo. Amen po ba? No? Huwag tayong ihinto, mag-win tayo ng soul, no? I-share natin ang gospel ni Kristo, no? I-share natin ang pag-ibig ng Panginoon. Kasi alam niyo ba yung buhay natin, Bible na yan eh, no? Ang buhay natin ay salita na ng Diyos. Kasi pag nakita ng tao ang buhay ng Panginoon sa atin, no? Madali silang madala kay Lord. Mahirap naman kasi nagsishare tayo sa kabila, eh paano ko atin diyan eh, ikaw mismo eh, paano ko maniniwala? Ayan, di ba? Kaya kailangan sa atin ito nagsisimula eh, no? Ang buhay ng Panginoon. So kaya nga, sabi ni Lord, my reward is with me. Ang gantimpala ay nasa akin. Ibibigay ko ito, no? Pagdating ni Lord. Kaya hopefully, no, meron po tayong nitong lahat. Kung wala pa, kayo nakakaalam, no? Simulan na natin mag-win ang soul para may crown of rejoicing tayo. Crown of righteousness, incorruptible crown. Crown of glory, no? Yun tayo naging serve band sa mga tao. No? Kaya nga, ngayong umaga na ito,
tanging kay lamang ang bawat isa nakakaalam, no? Na kung anong corona, syempre number one nga, hindi tumawala. Lahat tayo meron ito. Pero yung 2 to 5, hangarin natin, makamit natin lahat. No? Amen po ba? No? Sige, tumayo ang bawat isa. Amen. Sige po, ngayon po umaga na ito, siyasatin natin ang sarili natin. Lord, let your righteousness clothe me every day, every morning. God wanted us to change us from His glory to glory, to from inside to outside. Yung loob natin, yung puso natin ang kailangan mabago. No? Pag nagbago ang kalooban natin, ang puso natin, nakita natin magmamanifest sa outward appearance siya. Kaya ang Diyos natin, nakaredy na siya, anytime babalik siya. At pag nagpakita ang Panginoon sa atin, yan ang mga reward na ibibigay ni Lord sa kanyang mga anak. No? Kaya lahat ng ginagawa natin, no, dito sa lupa, sa paglilingkod natin sa kanya, may mga kaakibat yan na reward. Kahit nandito pa tayo sa lupa, hindi pa man yung corona sa langit. No? Dito po, mayroon tayong mga reward na ibibigay si Lord dahil sa iyong katapatan, sa iyong katatagam, may reward ka ibibigay sa iyo si Lord. No? Maraming paraan at mga bagay na ibibigay, nagantimpala ang Panginoon sa bawat isa atin. Yung tayo lamang araw-araw ay malakas, gantimpala na ni Lord yan. Tayo ay masigla, tayo ay walang sakit, no? Tayo ay walang nararamdaman. No? Yan po'y reward na ng Panginoon. So sa umaga pong ito, tayo ay lalapit sa Panginoon, magpapakumbaba, at lagi nating aaminin, Lord, narito ang puso ko, wala po akong magagawa, handang magpabago sa iyo. Ihanda mo ako, Panginoon, sa iyong pagdating. Yes, Lord, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Lagi nating idulog ang puso natin sa Kanya, sapagat ang puso natin ang unang-unang tinitingnan ng Diyos. Yung ating mga kalooban, idulog natin ito lagi sa Kanya at ipabago yung ating mga kalooban. Yes, Lord, narito kami, Panginoon, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Nagpapasiyasat sa iyo, Panginoon. Lord, Lord, kaming lahat ay haharap sa iyo isang araw. Walang hindi, Panginoon, lahat kami ay magsusulit sa iyo. At padadaanin mo sa apoy ang lahat ng ginawa namin. Kung ito'y masunog, baliwala, subalit kami ligtas. Pero kung ito'y dumaan sa apoy at nanatiling buo, Lord, tatanggap kami ng reward sa iyo. Mga kapatid, mga magulang, maging kayo pong nasa inyong mga tahanan na nagwawat sa oras na ito, ang Diyos alam ang lahat ng ginagawa natin, walang nalilingid sa Kanya. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Panginoon, ang aming mga buhay naririto, isang aklat na bukas sa iyong harapan, walang nalilihim. Nagpapakumbaba kami, Panginoon. Lord, narito ang kongregasyon ng J Blue Family. Handa kaming magpabago sa iyo. Handa kaming magpatama at magpaayos sa iyo, Panginoon. Sige po, awitin natin ito. Amen. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karigtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos at sa himig na awit. Tanging dalangin, kami katagpuin, kami katagpuin. Ulitin natin, narito kami, narito kami,
nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karikta ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos at sa himig, at sa himig na haim, tanging dalangin. Kami katagpuin, iparanas mo, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Sa oras na ito, habang ang banal na Espiritu'y kumikilos sa ating kalagitnaan, patuloy tayong magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Tayo po'y mananalangin lamang. Sumunod po ang bawat isa sa maiksing prayer na ito habang nakataas ang ating makamay. Sabihin niyo po ang prayer na ito, Amang Banal na nasa langit, sa pangalan na aming Panginoong Jesus, hindi ako nagsasawang lumapit sa iyo sa bawat sandali ng buhay ko. Nagpapakumbaba ako sa iyong harapan, handang magpabago, handang magpatuwid. Inaamin ko, Panginoon, minsan nagkakamali ako. Sa oras pong ito, tunay ka maghari sa puso ko. Baguhin ang aking pagkatao, ang aking puso. Nananalig ako sa iyo, Panginoon. Hangad kong makamit ang limang korona na pinangako mo sa pagharap ko sa iyo. Sa oras na ito, sisikapin ko sa tulong ng banal na Espiritu na magawa ko po ang lahat ng ito. Salamat po, Panginoon. Puspusin mo ako ng iyong kapangyarihan ngayong umagang ito upang magawa ko na mag-win ng kaluluwa, mabuhay ng matuwid, makatakbo ng matatag sa pananampalataya sa iyo. Salamat po, Panginoon. Ito po aking panalangin. Amen. Iparanas mo sa amin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagip na ay bumaba ang kalangitan. Yes, Lord. Dakil, for the last time, iparanas mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa amin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Yes. Yes, Holy Spirit. Iparanas mo sa amin. Iparanas mo ang iyong apoy ng iyong presensya. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. 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 Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Dakila ang iyong alam. Dakila ang iyong alam. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Yes, Lord, dakila ang pangalan mo. Dakila ka, O Diyos. Puri natin ang Panginoon. Puri natin ang Diyos. Kumikilos siya kapag nagpupuri tayo sa Kanya.
Bumababa ang kapangyarihan ng Diyos habang tayo nagpupuri. Yes, hallelujah, hallelujah. Oh, rararabakanda, hallelujah, hallelujah, Lord. Hallelujah, yes, Holy Spirit. Move in our hearts. Move in our hearts. Change us from your glory to glory. Korokabayanda, rarabakanda. Surround us with your robe of righteousness. Surround us, Lord, with the spirit of perseverance. Surround us, Lord, with the crown of rejoicing, Lord. Karabakanda, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, O God. Thank you, Lord, thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Lord, ang mga salita mong ito ay matanim sa puso ng bawat isa. Lumago at maging buhay araw-araw. Hangarin namin, Panginoon, na mag-soul win. Lord, mag-win na marami pang kaluluwa patungo sa iyo, karian. Yes, O Lord. Yes, O God. In Jesus' name. Lord, empower your people, O God. Ilagay mo sa puso ng bawat isa ang passion for the soul na marami pang kaluluwa ang dapat mailapit sa iyong paanan. Thank you, Lord. You bless your people this morning. Salamat po, Panginoon, na maging matatag ang bawat isa sa pananampalataya sa iyo, na ipaglaban ang sinimulan hanggang sa iyong pagdating. So, Lord, salamat. Kami excited, Lord, at maghahanda sa iyong pagdating, O God. Salamat, Lord, pinagpala niyo ng bawat isa ngayong umaga. We thank you, we honor you, Lord God Almighty. In Jesus' name, amen, amen, amen. Sige po, yung malakas na palakpak sa Panginoon. Yes, Lord, receive all the praises, the honor, the glory. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen, amen. Sige po, maupo ang bawat isa. Thank you, Lord. Amen. Dumako po tayo sa isang mahalagang gawain. Amen. Good morning po. Dalako po tayo sa ating pagbibigay. Kayina po, di ba, na-share sa atin yung ano, yung about dun sa social experiment kanina yung shinare ni Bishop. Yung merong isang mayaman na nag-experiment kung sino yung magbibigay sa kanya. So meron na isang mahirap na yung walang-wala siya pero binigay niya yung kung ano yung meron siya, binigay niya. And surprisingly, doon sa pagbigay niya, nagkaroon siya ng reward. So, sa atin pong mga Kristiyano, maging ganun din po tayo sa Panginoon na, kasi di ba ang pinakamayaman naman po ang ating Panginoon. So, sinabi po sa Biblia na ibigay po natin ang ating mga ikapo, ibigay natin yung ating mga offering para sa Kanya. So, same din po sa ganun, parang isipin natin na nagsosocial experiment ang Panginoon. And pag binigay po natin yung para sa Kanya, talaga makikita po natin, may experience po natin yung reward na nanggagaling sa Panginoon. I-share ko lang po yung ano, yung isang testimony ng ating kapatiran. Dito, na-bless po ako nung sinare niya po ito. Talagang sabi ko talagang pag binigay talaga natin yung para sa Panginoon, talagang i-bless niya tayo. Share ko lang po yung testimony niya na nag-ipon po kasi siya ng pera para dun sa pang-down ng motor kasi gusto niya daw magkaroon ng bagong motor kasi sobrang tagal na nung motor niya. So nag-ipon siya ng pang-down. So kasi nagkaroon daw ng parang promo yung ano yung motor trade, so nag-ipon siya. And then time come na naipon niya na yung pera kasi parang nagkaroon daw ng promo na 2,000 lang yung down. And then yun, para makakuha siya, makabili siya. Tapos nung pumunta na siya doon, natapos na pala yung promo. So hindi niya na-avail yung promo, hindi niya nakuha kasi tumaas na ulit yung down payment. Tapos ito po yung time na in-open yung para sa first fruit po natin, para sa anniversary. So yun po, nangusap ang Lord sa kanya na ibigay niya na, yung naipon niya, ibigay niya na lang sa as first fruit para sa anniversary. So, and then yun nga po, nakita ko po na talagang yung heart niya is nandun na mas pinili niya pang itanim as first fruit yung pera niya kesa
ipang-down dun sa motor kahit na, nakita niya na, kumbaga yun yung naging way ng Panginoon na imbis na makuha siya ng motor, ibinigay niya na lang sa first fruit. So, yung naging testimony niya po dito is ano, parang after few days, may tumawag sa kanya, and then, yun nga, na nagbigay ng pera para dun sa motor. Ang nangyari po, kinash niya na yung motor. So, hindi na siya nag-down, hindi na naghulog-hulugan. So, yung pagkilos po talaga ng Panginoon na yung desire ng puso niya na magkaroon ng bagong motor, nabili niya pa ng cash. So, hindi niya na kailangan maghulog-hulugan ng dalawang taon para dun sa motor. Sabi ko, talagang pag inuna natin ng Panginoon, talagang si Lord din yung gagawa ng way para ibigay yung desire ng puso natin. And hindi lang yun eh, kasi nung afternoon, nagbigay pa ng additional para sa paggawa ng pang sidecar kasi ano, magta-tricycle, ganun. So, napakabuti ng Lord kasi kapag binigay po natin yung para sa Kanya talaga and yung puso natin is nandun para magbigay sa Kanya, si Lord din po talaga yung gagawa ng way para i-bless tayo. So, ganun din po sa atin na maging inspirasyon po natin yung mga ganitong testimony na pag nagbigay po tayo sa Panginoon talagang expect po natin na i-bless po tayo ng Panginoon kasi yun naman po yung sinabi niya sa kanyang salita, di ba? Hindi naman po tayo na nagbibigay lang para magbigay lang ng magbigay kasi ang Lord, we cannot outgive God talagang ibabalik at ibabalik ng Lord na mas malaki pa po para sa atin kasi yun naman po ang heart din ng Panginoon na i-bless po tayo. So, sa umagang pong ito, as we give our tithes and offering, ang Diyos naman, alam niya po kung ano yung pangangailangan natin. And idulog po natin sa Lord na talagang siya yung mag-bless para sa atin kasi God, yung blessing po ng Panginoon, He will add no sorrow with it. So, sa umagang ito po, pag-pray po natin yung mga tithes and offering po natin and let's expect blessing and reward from the Lord. Sige. Father, we thank you, O God, for this morning. Thank you, Lord, sa salita mo, Panginoon, na ibinahagi sa amin sa umagang ito. Thank you, Lord, for the crowns, Panginoon, na nag-aabang sa amin dyan, Panginoon, sa langit, Panginoon. And Lord, sa umagang ito, O God, as we give our tithes and offering, Lord, ikaw magpala, Panginoon, sa bawat kamay na magbibigay, sa bawat puso, Panginoon, na tutugon, Panginoon, sa inyong salita. Salamat, Lord, na ipagpapalain mo, Lord, ang lahat, Lord, ng aming kapatiran, Panginoon, Lord, ang lahat ng inyong mga anak na nandito, Panginoon, sa umagang ito, O God, na magbibigay, Lord, ng kanilang monetary blessing, Panginoon. And Lord, I know and I believe that you will increase it, you will multiply it, O God, you will bring back, Panginoon, kung ano yung pinagkakaloob niya sa inyo, Panginoon. Lord, ikaw, Lord, ang magpapalago, Panginoon, ng meron kami, Panginoon. And Lord, you will bless us, O God. You will pour out your blessing exceedingly and abundantly, Panginoon, na umaapaw, Panginoon, ng aming paglalagyan, O God. And Lord, maraming salamat, Panginoon, sa inyong salita, O God. Na Lord, we pray, O God, na matanim ito, Lord, sa aming puso at magbunga, Panginoon. And Lord, ang bawat sa amin, Panginoon, ay makapag-share at makapag-soul win pa, Panginoon, ng maraming kaluluwa, O God. Lord, maraming salamat sa lahat ng papuri. Pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.
God has given us victory. He has taken away all fears. What the enemy plans to do, God has turned it around for good. Now we dance, 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 pass a victor. Move, 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 pass a victor. Clap, 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 pass a victor. We have the victory. Now we dance, 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 pass a victory. Sa ating Panginoon. Praise God. Nakakatuwa po yung mga bata at nagbigay ng papuri sa ating Diyos. Ngayon po, idadako tayo sa ating Holy Communion. Amen.
dito sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23, ayon sa sulat ni Pablo sa taga-Korinto, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpirapiraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ayan, no? So muling pagparito niya, bababa muli ang Panginoon. Kukunin tayo ng Panginoon. So kaya ito pong pagpapartake ng Holy Communion, ito po isang sagrado at inaalaala daw natin yung kamatayan ni Lord. No? So kaya ngayon po umaga na ito, gagawin natin ito bilang paggalang at pagsunod sa kanyang sakramentong iniwan po sa ating lahat. Sige po tayo manalangin. Lord, pagpalain niyo po ang bread and juice, simbolo na yung katawan at dugo na nabayubay sa krus at nabuhos. Magsilbi po itong kalusugan, lakas na aming katawang lupa at kagalingan na aming makatawan. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa amin na nabayubay ka sa krus upang kami iligtas. Salamat po, Ama. Ito po aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sige po, kumuha mo ko po kayo ng tinapay at cup. Pag meron po, tumayo muna at sabay-sabay po tayong magpapartake. The glory feels the highest praise. What can separate me now? To the veil, you made a way. When you said that it is done, you tore the veil, you made a way. Meron na po lahat. Tumayo po at itaas ang bread. Sinabi ng Bible sa mga sugat na tinaglay ng Panginoong Sus, pinagaling na tayo. 1 Peter 2:24. Kaya ang kinin natin, by the stripes of Jesus, we are healed. Pinagaling na tayo. I-claim po natin. Lord, narito ang tinapay, simbolo na yung katawan. Kakainin namin at inaangkin namin na pinagaling mo na kami sa iyong mga sugat, sa iyong mga latay. Thank you, Lord. We are healed by your stripes, Lord Jesus. Sabi-sabi natin kainin. Inumin po natin ang juice. Hindi po, ipasa nyo lang pakaliwa, pakanan. Manatili tayo sa diwa ng panalangin. Ang wala hanggang pag-ibig na Ama, wala hanggang pagpapala ng Diyos Anak, wala hanggang pakikipisan ng Espiritu Santo ay maranasan natin ngayon at kailanman. In Jesus' name, Amen. Maupo po ang bawat isa saglit para sa mahalagang announcement. Sige po, pakinggan natin ang ating announcement. Sige po, dako po tayo sa ating announcement. After the service po, lahat po ng leaders and workers, huwag po muna tayong uuwi dahil may meeting po tayo with Bishop po. And sa May 6 and until May 8 po, ngayong Monday to
Wednesday po ang ating prayer and fasting. So yung list po na ipagpapray po natin is isisend na lang po sa GC. Ito naman po yung online programs natin, Speak Life. Live every Monday, 7:30 po sa ating Jesus Be Lifted Up Facebook page po. And sa mga gusto pong ibahagi yung mga life testimonies po nila, pwede po kayong magsabi sa amin ni Henrik po para makapag-schedule po tayo ng recording po ng inyong testimony po. Midweek po, every Wednesday, 7 p.m. po. And online, tinignan pag-asa po every Thursday, 7:30 p.m. naman po live sa ating Facebook page. Soaking naman po every Friday, 7:30 p.m. dito po sa church. And yung online prayer gatherings naman po ng mga fathers every Monday po to Friday, 4 a.m. Mothers naman po every Monday to Saturday, 5 a.m. At sa mga pastors po, Monday to Friday, 5 a.m. And please do not forget to follow and subscribe po ang ating Facebook page na Jesus We Lifted Up Church and ang ating YouTube channel po na JBLU Church. Dito po nakalagay lahat po ng mga services. Kung gusto nyo din po i-replay or isend po sa mga kamag-anak nyo po, pwede nyo pong puntahan itong mga page na to para po ma-send at ma-recap nyo po. And, hindi ko siya mabasa. Ayan. Ayan po, i-ano naman po natin yung first time visitor po, si Aurora Beron. Ayan, i-welcome po natin si Sister Aurora. Sige po, dito po tayo. At ipag-pray po kayo ni Bishop. Sige po, wala na pong first-timer. Si mother po ay Sister Aurora. Umaati na po siya sa San Juan. So napunta po lang siya dito sa Nabare at nakita niya itong church natin kaya dumalo siya. But ipag-pray din natin siya upang lalo siyang palakasin pa ni Lord, i-bless, no? Sige po, ito natin nating kamay. Lord, salamat sa buhay ni Mother Aurora, O God. We pray for her strength, Lord, even good health, long life. Lord, bless you po silang pamilya, ang kanyang husband na nagko-construct po dito sa Nabare, Bellasona Subdivision. Ingatan mo siya at pagpalain lagi at lumago pa ang pananampalataya niya sa iyo. We entrust her life unto you, Lord. Salamat dahil ikaw ang nagdala sa kanya rito upang ikaw yung paglingkuran. Thank you, Father. We honor you in Jesus' name. Amen. God bless you. Amen. And maging sa mga birthday celebrants po ng May, inaanyayahan ko po ang bawat isa dito po. And yung mga may anniversary din po ng May. May birthday ng month of May and anniversary ng wedding. Sige po, punta kayo sa harapan at pagpe-pray kayo. May? Awa. Oh, andito ang mga May. Oh, Ate Tess, ba? May din pala. Sige, pag-pray po natin sila, no? Ayan. Ayan. Oh. Sino pa, May? Ah. Mga Mayo. Wedding. Oh, 27, ha? Huh? Sige, praise God. Tuon po natin ang kamay natin sa kanila. Lord, salamat po. Narito ang iyong mga anak. Magdaraos at ang iba'y nagdaos na ng karawan ngayong buwan ng Mayo at ang anibersaryo ng wedding ni Ate Arlene. Father God, we pray for your intervention. Lord, we pray for your divine love to comfort them, O God, embrace them. And I release, Lord, your love, your grace, your favor. Even, Lord, good health, O God, in Jesus' name. Patuloy mong i-release sa kanila ang pagpapala mong walang hanggan at ang pag-ibig mo, Ama. Thank you, Lord. Nakikigala kami sa kanilang kaarawan na iyon at sa anibersaryo ng wedding ni Ate Arlene, Kuya Boboy. Bless their lives, O God. At lalo pang lumalim ang kanilang at mag-init ang kanilang pagmamahalan. I-bless niyo ang kanilang pamilya, ang Balonzo family, O Lord. Salamat po at sa mga kapatid naming nagdaraos at magdaraos ng kaarawan. Bless niyo po ang kanilang buhay. Patuloy silang lumago, lumalim sa iyong salita at malusog at malakas na pangangatawan at mahabang buhay ay pagkaloob mo. Lord, i-grant mo ang desire ng kanilang mga puso, Father God. We thank you, Lord. We honor you. In Jesus' name, amen. Happy birthday. Happy wedding. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, walang walang may post pro. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan. Ayan. God bless you. Amen. Praise God. So, ayun po, no? Wala na. Tumayo tayong lahat. Sige po, mawit lang tayo kay Lord. Selyo natin yung tagumpay na binigay niya sa atin. At, anong ating ano dyan? Sige po, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat, salamat. Amen. Sige po, magpasalamat tayo sa karunang tatanggapin natin. No? Amen. Sabihin niyo muna sa katabi niyo, may koronang naghihintay sa iyo. Galingan mo pa para makamit mo ang number 2, 3, 4, 5. Ayan, ha? Kaya next week, magdala po kayo ng soul para siguradong may crown of rejoicing na kayo. Amen. Sige po. Salamat, salamat. Magpasalamat tayo kay Lord. Amen. Kung ating pagmasdan ang kalawakan, di ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y inilimot, inalagaan. Di ko kayang susitin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat! Salamat, salamat. Amen, Lord. Thank you, Lord. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sayo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sayo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa kundi pasalamatan. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sayo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa kundi pasalamatan ka. Salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo.
ako'y magsasaya sa pinasalamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. Thank you, Lord. Ibalik natin sa Panginoon ang lahat ng papuri. Ang pasasalamat ay para sa Kanya lamang. Sa'yo ang papuri. Sa'yo ang papuri at pasasalamat aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo. Sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, o ano ang ligaya na darama? May pag-asa akong nakikita kapag kapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo. Sa'yo lamang iaalay ang puso. Narito. Panginoon, gamitin mo. Sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Hallelujah. Hallelujah. Yung mukong po tayo pumikit sa ating pangwakas na panalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyong kadakilaan sa bawat isa sa amin. Na kung saan, O Lord God, lumikha ka ng araw. At ang araw ng ito, Panginoon, aming pinagpapasalamat. Una, O Panginoon, sa iyong banal na salita na naging hamon sa amin upang patuloy pa kaming maging kwasigla sa aming paglilingkuran upang makamit namin, O Panginoon, that crowns from heaven. Lalo na, O Panginoon, ang crowns of rejoicing na kung saan, O Diyos, magamit mo kami, O Diyos, na paglalapit ng kaluluwa sa iyong paanan, Lord God. Amen. Hanapin namin, O Panginoon, those low souls, O God, na kung saan maaani, O Panginoon, para sa iyong kapurihan, para sa iyong dakilang layunin, yes, sa mga tao, O Panginoon.
Ama, nagpapasalamat din kami, O Panginoon, sa biyaya, O Panginoon, hallelujah, ng Holy Communion, na kung saan, O God, patuloy mo inlalagay sa aming puso, O God, na maalala ka namin, maalala namin ang iyong kadakilaan, ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin, na kung saan ibinigay mo sa amin ang bugtong na anak upang kami makakamit, O Panginoon, ng kaligtasan, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Muli, O Diyos, salamat ng marami. Pagpalain mo, O Panginoon, ang iyong mensahero ngayong umaga. O Panginoon, pagpalain mo, Panginoon. Si Bishop Leo, O Panginoon, maging ang kanyang sambayan. Si Rep. Stella, ang kanyang mga anak. Lahat ng may kaugnayan sa kanyang buhay, O God. Pagpalain mo sila, O Panginoon, sa pang-araw-araw nilang buhay, O God. Ama, muli, salamat ng marami. Maging, O Panginoon, ang bawat isa, O Panginoon, idinako mo sa lugar nito ngayong umaga. Ang iyong biyaya, pagpapala ay managana sa kanila. Pagpalain mo, O Panginoon, ang kalantahanan. Pagpalain mo, O Panginoon, ang kanilang mga kabuhayan. At pagpalain mo, O Panginoon, lahat ng may kaugnayan sa kanilang pamilya, O God. Muli, O Diyos, salamat ng marami sa biyaya, O Panginoon, at kalakasan na nakuha namin ngayong umaga sa pamamagitan ng iyong salita. Mag-isa kagalingan ng pisikal na katawan, galingan ng aming espiritu, O Panginoon, na kami namin sa pamamagitan, O Diyos, hallelujah, ng aming pagsapag-isa sa komunyon, O God. Muli, O Diyos, salamat ng marami. Pagpalain mo kami sa aming paghayo, pag-uwi. Amen. Sa aming mga pasawang kalantahanan. Maranasan namin ang iyong divine protection, O Lord God. At patuloy na makarating kami sa aming tahanan na puno ng kagalakan sa iyong kabutihan at pag-ibig, O Lord. Muli, salamat ng marami. Pinapupurihan ka namin, niluluwalhati at pinasasalamatan. Natatangi sa makapangyarihang pangalan. Sa pangalan ng aming tagapagligtas, sa pangalan ng Father, aming Panginoong Jesus. Father, also, thank you, yes, Lord, we pray thank for you, our Kuya Boy na nasa Texas. Lord, salamat po, Panginoon, you are not limited by distance, time, and space. Lord, nakakaisa kami, tinataas siya sa trono ng biyaya. Lord God, touch him by your power, by your spirit. We declare and we release, we decree healing upon his body, O God, upon his liver, upon his organs, Lord. I declare life after life, Lord. Miracle upon his life. In Jesus' name. And we bind, we rebuke the spirit of untimely death sa kanyang buhay. Demonic spirit. Yes, saka doubt, confusion, fear upon him. We rebuke you upon his life. In Jesus' name. In Jesus' name. And we release divine healing, miracle, O God, upon his life. Panginoon, salamat. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan na nagpapagaling na aming makaramdaman. Salamat sa healing at maging ni Brother Will. Thank you, Lord. We release healing upon his body. Strength, oh God. Lord, in Jesus' name. At maging normal ang kanyang blood, Lord, at ang mga viruses sa loob ng kanyang organs at katawan. Dinideklara na namin ang healing miracle sa kanyang katawan. Thank you, Lord, for the spirit recovery, oh God, ng kanyang katawan. Thank you, Lord, for the miracle. And may the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance upon us and God has given us shalom, shalom, peace be upon us. In Jesus' name, amen. Amen.